Magandang araw po sa lahat. Ako po si Pastor Manny Esquera at narito po ang may bahay na si Sister Baby Esquera. Good morning po sa inyong lahat dyan, mga kapastoran. At we're so happy po and we're so glad na kami po ay ma-interview ngayon for our PSG Love Month. Kami po ay tatlo pong taon na nagsasama at kami po'y pinagpala ng Panginoon. Mayroong apat na anak, dalawang lalaki, dalawang babae. At sa ngayon po ay kami ay pinagpala ng lubusan dahil meron na po kami ngayon unang apo na lalaki. Praise the Lord. At sa ministry po ay kami ay na 34 years na naglilingkod sa ating Panginoon. At kami kana ay masasabi na naging malawak na rin ang aming karanasan sa paglilingkod. At sa aming pagsasama ay ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. At kanyang mga pangako ay talagang tinupad niya para sa aming buhay. At ngayon ay nais na ibahagi sa inyo mga tatlong bagay na ma-encourage namin kayo bilang mga couple at sa aming pagsasama ay una sa lahat ay yung sinasabi ko ay magkaroon kami ng tiwala sa isa't isa. Amen. Kailangan yun kasi hindi naman tayo laging magkakasama. So there are times na si Pastor talaga ay umaalis, lumalabas ng bansa. At ako naman din ay hindi rin laging kasama niya. So kailangan talaga yung trust sa isa't isa. Ito yung aming pinagbabatayan ng matagal na pagkasama dahil napakahalaga yung ang bawat couple o mag-asawa ay mayroong trust sa isa't isa. Dahil pag ito yung nawala, so, hindi magkakaroon ng matagalan ng pagkasama dahil naroon ang pag-aalilangan sa isa't isa. Kaya yun ang isang napakalaga sa mga kopo, lalo na tayong mga lingkod ng Panginoon, ay dapat ito yung ating iniingatan sa buhay. Pangalawa na nagiging dahilan ng magiging matatag namin pagsama ay yung meron kami tinatawag na give and take. I mean to say, yung give and take na misan sa pagpapasensya sa mag-asawa, misan napakahalagang habaan yung patience ng bawat isa. At yung give and take na ito, I mean to say na pagka ang kapartner mo ay kinakailangan na magparaya ka, magpaparaya ka rin sa kanya. Hindi ba rin naman ang dapat na ginagawa ng couple? Ba, kung medyo hindi kayo nagkakasundo sa isang bagay at nagagalit yung partner mo, ayaw mo na siguro siya i-release yung kanyang anger. Dahil nasa peak siya ng kanyang galit. Then later on, pag naman nagsupply na yun, so masisettle naman lahat ang inyong anumang naging hindi pagkakaunawaan. Ganon din naman siya. Kaya yung merong bagay na hindi ko gusto o sabihin natin na galit, eh, tumatahimik naman yung partner ko. So, yan ang sabihin na give and take. Nagkakaroon tayo ng pagpaparayan sa isa't isa. Saka yung, siyempre, yung samaan ng loob o yung away, hindi naman talaga maiwasan yung kahit mga nasa ministry tayo. Siyempre, lumarating talaga yung may mga misunderstanding ang mag-asawa. Ang sa akin lang, dapat yung mga misunderstanding na yun, eh hindi na yun pinapalaki at hindi na pinapatagal. Kasi the more na tatagal yon at lumalaki, siyempre lalong mahirap i-resolve. So, kailangan kung mayroong mga misunderstanding,
i-resolve na agad. Huwag nang hayaan, sabi nga, na lumubog yung araw na nagkakagalit kayo o hindi kayo nakikibuan. Siyempre, mahirap din yung ganun, di ba? Kasi lalo na kung ang mga bata, nahahalata na nila na nag-aaway ang mga parents. So, hindi rin magandang example na ang mga magulang ay laging nag-aaway. Okay. And then, yung pangatlo na naging napaalay sa amin ay yung lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Kasi mag-asawa, napakahalaga na ang Panginoon ang namamagitan. Kasi kung hindi namamagitan ang Panginoon sa pag-asama, eh, masasabi ko na hindi magtatagal yung kanilang pag-asama. Pero lalo na tayo, mga lingkod ng Panginoon, at dapat na maging huwaran na kakitaan sa atin na ang Panginoon ang siyang tagapanguna at nag-ahari sa relasyon ng mga mag-asawa. Kaya yun ang nais namin encourage sa inyo para lalong tumagal ang ating pag-asama. Pagamat kami ay 30 taon na nagsasama, ay nagpapasalamat kami sapagkat marami na rin kami nadaanan na makaranasan na lalong nagtibay ang aming pag-asama. So, sa mga couples na involved sa ministry, lalo na yung mga kapasturan at yung mag-asawa na talagang sila ay nasa gaway ng Panginoon, ang may kalis lang namin sa inyo ay itong tatlong bagay na ito na aming nabanggit. At ikangay, makita nyo na kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Hindi natin mayaris na may mga challenges along our journey sa paglilingkod sa Panginoon. May mga ups and downs ng ating buhay. Pero ika nga, pagka ang mag-asawa ay lubos na nagtitiwala sa isa't isa at nagkakaroon ng pagbibigay sa isa't isa at naroon na lubos na nagtitiwala sa Panginoon, ay naniniwala ako na lalong magiging matibay ang kanilang pagsasama sa buhay. At ito ay nagiging magandang halimbawa rin para sa ating mga kapwa, ang manggagawa at mga kapwa.